Dahilan kung bakit naging magulo ang buhay ni Mark Anthony Fernandez. Alamin natin ang dahilan at naging ugat kung bakit napariwara ang buhay ng isa sa mga original whoopings noong 90s na si Mark Anthony Fernandez. January 18, 1979 nang ipinanganak ng tinaguriang Tanga Queen na si Alma Moreno ang panganay at nag-iisa nilang anak ni The Boy Rudy Fernandez na si Mark Anthony Fernandez. Nag-aral siya ng grades 1 to 3 sa Brent at doon din ay naging soccer player ito. Lumipat naman ito sa San Agustin para sa grades 4 to 6 at naging basketball varsity player pa ito ng kanyang eskwelahan. Lumaki si Mark kasama ang mga half-siblings nito sa inang si Alma Moreno na sina Vandolph, anak ni Alma kay Dolphy, at Yoj, Winwin, Vijay at MM na anak naman ni Alma kay Joey Marquez. Nakasama din niya sa paglaki ang mga kapatid nito sa ama na si Rudy Fernandez at stepmom nito na si Lorna Tolentino na sina Rafael at Renz Marion. Nagsimula naman ang showbiz career ni Mark nang buuin ang grupong Whoopings kasama sina Eric Fractuoso at Jo Marie Iliana at napasama sa cast ng sikat na sitcom na palibasa lalaki sa ABS-CBN. Kinalaunan ang grupo nila ay nadagdagan ng isa pang baguhan sa katauhan ni Jao Mapa at ang pamosong linya na We Are the Whoopings ay tunay namang nagpakilig sa kanilang mga fans. Sa pagsikat ng kanilang grupo na Whoopings, nakagawa sila ng mga pelikula tulad ng Whoopings The First Adventure, Whoopings 2, at gumawa din sila ng TV show sa GMA7 na may pamagat na Whoopings Live na tumagal din ng isang taon. Naging endorser din sila ng isang kilalang local clothing brand at halos lahat ng kanilang gawin na projects ay talaga namang pinipilahan at tinitilian. Ang pagkakabuo sa kanilang grupo ay nagbigay sa kanila ng oportunidad para makilala sa larangan ng acting at makagawa ng iba't ibang proyekto sa labas ng Whoopings. Maraming nagawang pelikula si Mark nang ito ay magdesisyon na umalis sa grupong Whoopings ngunit ikinalungkot ito ng matindi ng mga fans. Gayunpaman, hindi pinabayaan ni Mark ang kanyang career at nakalabas sa mga pelikulang Binibini ng Aking Panaginip, Pare Ko, Eskapo, Mangarap Ka, Ako Ba Ang Nasa Puso Mo at marami pang iba. Ginawa din niya ang pelikulang Matimbang Pa Sa Dugo kasama ang kanyang ama na si Rudy Fernandez. Nabuo naman ang pag-iibigan sa pagitan ni Claudine at Mark at nakagawa din ng ilang mga pelikula ngunit hindi umusbong ang love team na binuo para sa kanilang dalawa. Tumagal man ang kanilang relasyon ng ilang taon, hindi naman nauwi sa forever ang kanilang pag-iibigan. Hindi rin nakaligtas si Mark sa mga tukso noong kabataan niya. Ikinuwento ni Mark sa isang interview na isang nakatatanda ang nagpatikim sa kanila ng ipinagbabawal na gamot at naging habit na niya ito noong siya ay 16 years old pa lamang. Labas-masok si Mark sa rehab ngunit hindi pa din natigil ang kanyang paggamit. Hanggang sa naikwento nito sa isang interview na sa sobrang pagkalulong sa droga, nakaranas siya ng hallucinations at sinabing dalhin ito sa ospital dahil siya ay hindi na makahinga. Dito niya nasabi na siya ay nag-overdose sa ipinagbabawal na gamot. Siya ay 19 years old nang ito ay mangyari. Inilahad din ni Mark ang naging buhay niya sa loob ng rehab na mas masahol pa kaysa sa mga nasa bilangguan. Nang ilipat siya ng kanyang ina na si Alma sa ibang rehab facility, minabuti na niyang tapusin ang course ng kanyang rehabilitation at magbagong buhay. Nagawa naman niya ito at lumabas din ang balita na siya ay isa ng ama sa kanyang anak na babae at civil naman sila ng ina ng kanyang anak. Ngunit hindi naging madali ang pagbabago kay Mark dahil bumalik din ito sa kanyang bisyo. Dahil labas-masok nga sa rehab, hindi na matiis ng ama na makita ang kanyang anak na naghihirap dahil sa droga. Marijuana dependent daw si Mark at ito ang tunay na sumira sa kanyang buhay. Sa tulong naman ng kanyang mga mahal sa buhay at pamilya, naamin niya sa kanyang sarili na kailangan na niyang magbago para sa ikagaganda ng kanyang buhay. Ipinasok siya muli sa ikatlong pagkakataon sa rehab noong 2005 at namalagi siya doon sa loob ng 11 months. Nagawa niya ito dahil na rin sa suporta na ibinigay ng kanyang amang si Rudy Fernandez. Makalipas naman ang ilang buwang pagpasok sa rehab ay muling binuhay ni Mark ang kanyang nakatulugang career. Bumalik ito sa pag-aartista at nakagawa ng ilang mga pelikula at TV shows. Dito siya binigyan ng pagkakataon ng GMA 7 para mabalikan ang trabahong nagpamalas ng kanyang galing sa pag-arte. Dahil sa pagbabagong buhay na ito,
nabigyan muli ng bagong pag-asa si Mark. Taong 2006 naman nang magpakasal si Mark sa non-showbiz girlfriend nito na si Melissa Garcia. Nagkaroon man sila ng dalawang anak, hindi pa rin nauwi sa forever ang kanilang pag-iibigan. Naghiwalay silang dalawa noong 2014, isang taon lamang matapos magdesisyon ang anak nilang si Gray na pasukin din ang mundo ng showbiz. Kung inakala ng mga fans na naging maayos na ang buhay ni Mark matapos itong maipasok sa rehab, nagkamali sila dahil isang malungkot na balita ang lumabas noong October 3, 2016. Kasagsagan nito ng kampanya ng bagong administrasyon ni Pangulong Duterte laban sa droga. Isang balita ang gumulantang sa mundo ng showbiz at sinabing naaresto ang aktor na si Mark Anthony Fernandez dahil sa illegal possession of marijuana. Nangyari pa ito sa isang checkpoint sa may Pampanga kung saan iniwasan di umano ni Mark ang nasabing checkpoint at nang maabutan ng mga pulis ang kanyang sasakyan matapos ang pakikipaghabulan, nakita dito ang ilang kilo ng marijuana. Sa isang interview naman noong mainit pa ang usapin, sinabi ni Mark na planted at hindi galing sa kanya ang marijuana na nakumpiska sa kanyang sasakyan. Ngunit sa drug test na isinagawa, positive ang naging resulta ni Mark. Di naman nagtagal sa isa pang interview, iginiit ni Mark na ang marijuana na nakita sa kanyang sasakyan ay ginagamit niya bilang gamot sa sakit at ang nasabat sa kanya ay pang isang taon na gamitan na. Sinabi rin sa mga lumabas na reports na non-bailable ang kaso na kinasangkutan ni Mark. Sa sorpresa ng karamihan, December 2017 nang ibalita na nakalabas na mula sa kanyang pagkakabilanggo ang aktor na si Mark Anthony Fernandez. Na-dismiss ang kaso laban sa kanya at misdemeanor charges na lamang ang ipinataw sa aktor. Sinabi ni Mark sa isang interview na yon ay may tuturing niyang lowest point ng kanyang buhay. Hindi naging madali sa kanya ang makasama sa loob ng maliit na selda ang 100 inmates at dito rin niya naranasan na mag-celebrate ng Pasko. Dahil sa pagiging maaruga ng kanyang ina, napaulat din na nagrenta ito ng apartment para lamang madalaw halos araw-araw ang anak. Ang live-in partner din ito na tinawag din niyang soulmate niya na si Diana Guerrero ay binibisita rin ang aktor. Silang dalawa ay nagkakilala sa pamamagitan ng mga mutual friends at nagkaroon naman sila ng isang anak na lalaki. Sa paglabas ni Mark sa kulungan at pagka-dismiss ng kanyang kaso, nabigyan muli siya ng pagkakataon na makabalik sa pag-arte sa pamamagitan ng pagsama sa kanya sa cast ng sikat na action drama series na Ang Probinsyano sa ABS-CBN. Nakagawa din siya ng ilang episodes ng Ipaglaban Mo at nakasali sa cast ng pelikulang Miracle in Cell No. 7. Ito ang naging panimula ng pagbabagong buhay ni Mark matapos itong masangkot sa issue ng bawal na gamot at kampanya ng Administrasyong Duterte laban sa droga. Subalit tila yata mapaglaro ang tadhana kay Mark. Napabalita kamakailan lamang na naghiwalay na sila ng kanyang live-in partner na si Diana at umalis na rin ito sa tinutuluyan nilang bahay. Ngayon daw ay nakikitira na lamang ito sa bahay ng kanyang kaibigan sa may Pampanga. Sinabi ni Mark sa talent manager at entertainment columnist na si Lolit Solis na ang rason ng kanilang paghihiwalay ay dahil nag-iba ang pakikitungo sa kanya ni Diana simula nang bigyan niya ito ng pera. Nilinaw din niya na hindi totoo ang balita na lumabas kung saan sinabing wala ng pera ang aktor. Inilahad nito na may 10-picture contract siya sa Viva kaya imposible na mawalan siya ng pera. Tungkol naman sa bahay na ipinamana sa kanya ng amang si Rudy Fernandez, sinabi nito sa isang interview na ibinigay niya ang bahay na iyon sa kanyang anak na si Gray para secured na raw ang future ng batang aktor. Ang bahay na tinutukoy ay ang dati nilang bahay sa White Plains kung saan nanirahan sina Rudy, Alma at Mark. Sinabi rin ni Mark na ang pangarap ng kanyang ama para sa kanya ay maging isang aktor o empleyado at ayaw daw nito na pumasok siya sa isang business. Iginiit ng aktor na ang ipinamana sa kanya ay nakatabi na for safety para hindi niya ito malustay. Sa mga nangyari sa buhay ni Mark, hindi maiaalis ang pag-aalala ng kanyang mga fans sa mga sinapit nito. Nang mag-umpisang malulong sa ipinagbabawal na gamot ang aktor, katuwang niya ang kanyang amang si Rudy Fernandez sa pagtulong sa kanya at sa pagbabagong buhay nito. Nang pumanaw ang kanyang ama noong 2008, hindi naging madali para kay Mark na mawala ng isang kapamilya na lubusan ang pagsuporta sa kanya. Malaki naman ang pasasalamat nito sa inang si Alma Moreno dahil hindi ito umalis sa kanyang tabi
sa halos lahat ng kadilimang pinagdaanan nito sa kanyang buhay. Tanging panalangin na lamang ang sundata na kakailanganin ng aktor upang malagpasan niya ang mga balakid at kahirapan sa buhay na kanyang kinakaharap. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating balita ngayon? Don't forget to comment down below!